Hi guys! Welcome back to my channel. Sobrang na-miss ko guys mag-vlog. 3 weeks akong inactive sa pag-film ng video dito sa YouTube. So for today's vlog guys, we're on chikahan tayo kasi sobrang na-miss ko mag-film and sobra ko kayong na-miss guys. And yun guys, share ko yung mga ganaps and kung yung mga kabisihan ko. Sasabayan natin guys ng pag-unboxing kasi nung wala ako, meron pa rin mga nagpapadala sa akin na mga sponsor. Meron akong announcement and sobrang mag-thank you ako dito sa vlog na to. Simulan ko guys na mag-thank you. Sobrang thank you guys kasi monetized na po yung channel ko. And kung hindi dahil sa inyo guys, sa walang sawa niyong pagnood, pagsuporta sa channel ko, lalo na sa family ko, and sa mga kaibigan na walang sawang sumuporta sa akin, sobrang thank you guys sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mamomonetize yung channel ko. Hindi ko nga ine-expect na mamomonetize ako ng ganun kabilis. One day lang kasi tinagal ng YouTube na i-review yung channel ko. So, sobrang bilis talaga. 9 months kong pinaghirapan to guys, yung channel ko. Isa ito guys, sa mga blessing na na-receive ko kay Lord. Sobrang thankful ako. Yun nga, 3 weeks akong nawala kasi syempre namatayan nga kami yung father ng tatay ko. And, kailangan din namin umuwi sa province namin sa Bicol kasi dun siya ililibing and binurol din siya guys sa Marikina and sa Bicol. So yun guys, sobrang napaka heartbreaking nung nangyari na yun sa lolo ko kasi malala yung sakit niya is stage 4 na yung cancer niya. Pero sa kabila ng lahat na yun, syempre umaasa pa rin kami ng family ko na gagaling pa siya. Pero yun nga, kinuha na siya ni Lord. Pero mas okay na rin naman na yun na kinuha na siya ni Lord kasi syempre ayaw naman namin makita na nahihirapan na yung lolo namin. So yun guys, yun, naging busy ako nung time na yun. So yun guys, and at the same time, di mo iwasang gumala nung time na yun. Syempre kasi susulitin mo. And sobrang tagal na ng panahon na hindi ako naka-uwi dun sa probinsya namin sa Sorsogon. Ang last na uwi ko is yung high school pa ako. So, tignan nyo naman kung anong taon na ngayon is 2020. And nung time na yun, high school ako is nag-graduate ako ng high school 2007. So, imagine nyo guys kung ilang taon bago ako naka-uwi sa probinsya namin. So, talaga nung pag-uwi namin guys, in-enjoy ko siya as in. 4 days lang yung nag-stay kami sa Bicol. So, talaga sinulit ko siya. Kaya hindi rin ako nakapag-film kung ano yung mga ganap. So, yun guys, pumunta din kami ng Cagsawa Ruins sa Albay. So, hindi rin ako nakapag-video and i-share ko na lang din yung mga picture dito. Nakakatawa guys kasi Bicolana ako, hindi ako nakakapasyal sa mga magagandang pasyalan sa Bicol. And sobrang na-amaze ako dun sa Cagsawa Ruins sa place na yun kasi ang ganda as in. Kaya marami mga pumupunta pala dun kasi talaga maganda yung lugar na yun. Inis nga lang guys kasi nung time na pag-uwi namin, as in, paulan-ulan yung panahon and malakas yung alon ng dagat. Saka ang sobrang lakas ng hangin sa amin guys. Kahit gustuin ko man, kahit gustuin man ng asawa ko, ng anak ko, ng mga tita ko na maligo sa dagat, hindi rin kami nakapagligo kasi talagang paulan-ulan siya at ang lakas ng alon ng dagat. Plano namin na bumalik baka by next year. Excited na ulit ako na makabalik. Excited kahit sobrang haba pa ng buwan na hihintay, no? So, yun. Tungkol naman sa announcement, nung bumalik kami dito sa Manila, yung pinsan ko, nag-suggest siya sa akin kasi sabi niya sa akin, Ate Kim, kasi Kim yung nickname ko, guys. Sabi niya, Ate Kim, bakit di mo kaya subukan na mag- benta ng cosmetic. Kasi sabi niya,
may passion ka naman sa pagme-makeup. So bakit kaya hindi mo ilagay yung passion na yun sa pagbi-business? And meron siyang sinuggest, guys, na shop na nag-rebrand ng mga lip tint. And sabi ko, oo nga, bakit hindi ko subukang magpa-rebrand ng lip tint since sobrang fan ako ng lip tint. Yes, lip tint girl ako, guys, kung hindi nyo pa alam. Sobrang fan ako ng lip tint. Meron na ako sariling brand, guys, ng lip tint. Abang-abang na lang for you, guys, kasi by next week ko siya i-release and gagawan ko din siya ng separate na review. So, sobrang excited ako, guys, na i-release yung brand ko na yun. Mag-unboxing na tayo, guys. So, guys, unahin natin yung isang to. From the Cosme, guys. Ito siya. Open na natin siya. Grabe na, miss ko mag-review. Gumawa ng video review. Ayan yung nasa loob. Nakasulat din dito, guys, na pa-thank you, guys. So, ito, guys, yung nakalagay. Isang foundation. Ito. And isang concealer. Ito, guys. Open na natin siya. Ay, wow, ang ganda. Tignan nyo. Shade na binigay niya sa akin is shade L2. Dito nyo makikita, guys, yung shade niya. Inopen ko siya. And, ayan. Ang ganda. Excited na. Ay, may salamin pala siya dito. Tignan naman natin yung concealer niya. Ay, ang ganda ng packaging nila, guys. Oh, ang lakas maka, pasusya. Ayan. Hello, ang ganda. Dami mga magagandang feedback dito, guys, sa La Cosme na to. Excited ako na gawan to ng review. Ayan, abang-abang kayo, guys, sa gagawin tong review dito. Next one naman, guys, ito. Open natin siya. From Chris Cosmetics. Nakabalot pa rin siya and may nakalagay na Miss Maria. So, ayan siya, guys. 6 na piraso. Yung lip gel nila. So, open na natin. Ayan siya. Ang ganda ng kulay, guys, oh. Thank you, Chris Cosmetics, sa pinadala nyo. And sa La Cosme, guys. Thank you, La Cosme, sa pinadala nyo. Aside from that, guys, meron akong tiyahin sa Australia na talagang walang tigil sa pagsuporta sa akin kahit noon pa. Siya yung nagbibigay sa akin ng mga makeup nung time na talagang wala pa akong pambili. Siya talaga yung matyagang nagbibigay sa akin ng makeup, lalo na kapag nauwi siya galing ng Australia. Kahit nga hindi pa siya nakaka-uwi ng Australia, kapag nagpapabox siya sa Marikina, talagang nagbibigay siya sa akin ng makeup. Sobrang saya ko nung na-receive ko yung binigay niya sa akin, kasi hindi ko siya ine-expect talaga na bibigyan niya ako ng ganung brand ng eyeshadow. Binigyan niya ako ng Tarte. Sobrang na-amaze ako kasi kita ko sa sarili ko, hindi ko talaga kayang bumili ng ganitong brand ng eyeshadow. Kasi sobrang mahal nitong brand na to. Yung pang isa na binigay siya sa akin, itong brand naman na W7. Hindi ko alam kung W7 ba talaga yung tamang pag-pronounce nito. So, ayan siya, guys. And meron din siyang binigay sa akin na Nude by Nature na illuminator, liquid illuminator. Ito siya, guys. And kung magtataka kayo, guys, kung bakit may nakalagay na Kim, kasi ganun talaga siya pa nagbibigay. Lahat ng binibigay niya is nilalagyan niya ng pangalan para syempre, pag dumating, hindi magkakagulo. And alam mo na kung kani-kanino yung mga binigay niya. Thank you so much sa tita ko na to. Talaga napaka-supportive niya kahit noon pa sa akin. Open natin siya, guys. Itong W7 Violet Light. Ayan siya. Ayan. Packaging pa lang, guys. Talagang malaubi na siya. Open na natin, guys.
Ayan, talan! Ayan, ang ganda, ang gaganda ng shade niya. Sobrang excited na ako na gamitin to. Ayan. Meron siyang matte and meron din siyang may glitter effect na shade. Ayan siya. And at the same time, meron na din siyang brush. Next one naman guys, ito na Tarte Dare to Live na eye set. Ta-dan! Ayan. Ito, ang ganda din ito guys. And meron na din siyang brush na kasama. Ito lang yung palette niya. Akala ko nga nung una, ganito din kalaki yung palette niya. Pero nung inopen ko siya, maliit lang pala yung palette niya. So, open na natin siya. Titignan natin kung ano yung shade. Ayan, may plastic pa po siya. Ayan, ang ganda. Tignan nyo. Ang ganda ng shade niya. Bagay ito sa mga nude na eye makeup. Liquid Illuminator ng Nude by Nature. Dati binibigyan niya na ako, guys, ng Nude by Nature na brand. And sobrang nagustuhan ko yung brand na to, guys. Pa akong isang tita na talagang full support din talaga. Merong binigay din sa akin yung tita ko na to. Tita Cherry. Tart din siya, guys. Ayan. Madami talaga akong mga naka abang na gagawa ng review. Ito yung laman ng nasa loob ng box. Cash on to, guys. Ito naman, guys, is liquid lipstick. So, doe foot applicator na din siya. Abang-abang kayo, guys, sa mga review ko nitong mga na-receive ko. Sobrang excited na ako na makapag-film ng video review ng mga to. And sabi ko sa inyo guys na by next week i-announce ko yung kung ano yung brand name ng lip tint ko. And syempre gagawin ko na din ng review yung lip tint ko. Sana nagustuhan nyo yung video ko na to. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kung gusto mo mag-subscribe, subscribe na kayo guys. And thank you for watching guys. And see you in my next one. Bye!